108 capacity. Although pare-parehas na thermos at ang ginagamit ko, Lilitech. Medyo heavy duty ang Lilitech eh. Magandang klase yun eh, compare sa STC. Ayan, ito naka-inon ko na para i-demo ko yung operation. Ito naka-automatic nito siya. Bali, nakaset to siya ng every 2 hours, hahalo sa incubator. Tapos kung gusto mo maglagay ng itlog, ibababa mo lang itong automatic sa manual. Tapos, pipindutin mo itong toggle switch na to. Arrow up o arrow, left or right. Yan, pag makita mong gumalaw siya yan, gagalaw yan si egg tray. Antayin mo siya mag-sinter. And then, ipindutin mo sa gitna. Yan, sabay kunin mo na si egg tray. Bubuksan natin. Yan, yan si egg tray. Center natin yan. Naka-center na siya. Kunin mo na si egg tray. Lagay ka na ng itlog. Tapos pagtapos mo, ibalik mo na si egg tray. Ibalik mo na ulit siya sa manual. Sa automatic. Para pagtapos ka na yung maglagay ng itlog, babalik mo siya sa automatic. Huwag mong kakalimutan na ibalik siya sa automatic. Kasi kung naka-manual yan siya, iwanan mo naka-manual, hindi yan siya mag-aalo. Kailangan lagi siya naka-automatic pagtapos mo na maglagay ng itlog. Tapos ito namang ilaw na to, ito kuha lang to siya, pansilip niya lang yan eh. Ito yung kuha ng kanya. Halimbawa gabi yan, gusto mo silipin. Yan. Pero papatay mo rin yan siya kasi dadagdag pa rin ng init yan eh. Kapag naka-on yan lagi, kailangan nakapatay din yan. Tapos ito naman, photo water refill na to siya. Bali, dito ka na maglalagay ng tubig sa labas. Ito yung galunan. Yan, patong. Susuksok mo lang tong hose na to dito sa gilid. Yan. Yan. Suksok mo lang siya, long press mo. Tapos yung water niya naman doon sa loob, ito. Yan, dito nakalagay. And then, yung hose niya naman, kabit mo lang rin dito sa kanya. Sa kanang kanya ito. So, suksok mo lang yung hose niya. Yan. Bali, nakalabel na yun yung tubig niyan. Pusa na yun siya maglalagay ng tubig. Para hindi ka na bukas ng bukas. Bali, ito na rin yung hatcher niya. Nasa 50 capacitor niya, hatcher niya. So, dito wala ka nang gagalawin dito sa thermostat nito. Nakaset na to siya ng 37.7. Kung gusto mo adjustin yung temperature sa loob, ilong press mo lang si S. Yan. And, tapos, arrow up kung gusto mo dagdagan. Kung gusto mo reset ng 38 o 30. At 37.9 o gusto mo babaan, arrow down. Pero siya nakaset na ng 37.7. Tapos ilong press mo si S para ma-save. Tutunog yan. Ayan. Yan, nakaset na yun siya ng 37.7. And then ulit, di-demo ko yung kung gusto mo, kung maglalagay ka ng itlog, ilagay mo sa manual sa incubator. Then arrow down o arrow up, yan, gagalaw siya. Antayin mo mag-center. Pag nag-center, pindutin mo itong toggle switch, center mo rin siya. Yan. Para makuha mo na sa egg tray. Okay, bossing. Yan lang. Magandang gabi ulit. Hello, bossing. Bali, ganito yung operation ng kan mo, ng incubator mo. Same lang yung lahat sa mga ginagawa ko. Ito, pag nakataas, naka-automatic yan siya. Ibig sabihin, pag naka-automatic siya, hindi mo na kailangan bubuksan yan. Automatic na yan, maghahalo siya. Every 2 hours, maghahalo yan yung incubator. Every another 2 hours, babaliktad ulit. 2 hours, baliktad. Ganun lang yung rotation yan. Hindi mo na bubuksan yan. So, ang kuha na lang ng manual, halimbawa, magsasalang ka ng itlog. Siyempre, nakatagilid si hatcher. Hindi mo pwede kunin yung tray yan. Hindi mo pwede persa yan. Hindi mo makukuha yung tray dyan. So, kailangan i-manual mo muna. Yan, pindutin mo si manual. And then, pindutin mo tong controller na left and right. Yan. Yan, mag-move na yan si egg tray. Tapos, naka-manual yan siya. Antayin mo mag-center. Yan. Sumobra, di ba? Babalik. Yan. Yan, balik pa rin. Yan lang yung kanyan pag naka-manual. Ibig sabihin, yan. Paglalagay ka lang ng itlog. Yan, halimbawa, lalagay na ako ng itlog.
center yan, naka-center na siya. Pwede mo na kunin si egg tray. Yan, hilahin mo lang ito. Lalagay ka ng itlog, tapos babalik mo. Babalik mo si egg tray. Siyempre, tapos ka na maglagay ng itlog. Then ibalik mo na sa manual ay sa automatic. Yan, pag naka-automatic na siya, ka-operation na yung kanya, function niya. Yan na. Every 3 hours, 2 hours, maghalo na siya. Ayun lang yung purpose ng automatic at saka manual. Mamanual ka lang pag maglalagay ka ng itlog. I-center mo sa egg tray. Yan lang ulit. Manual. Then, pindutin mo tong left and right na to para mag-move yung tray. Yan. Pag nag-center na siya, antayin mo lang mag-center. Pindutin mo to. Yan. Center na. Tapos, kukunin mo na si egg tray. Lalagay ka ng itlog. Pwede rin hilain mo lang para maglagay ka ng itlog. Ganyan lang yan. Pagtapos mo lagay ng itlog, huwag mo kakalimutan. Ibalik mo siya sa automatic. Yan, automatic. Then, ang purpose naman itong light. Itong light naman, pansilip lang to. Halimbawa, gabi. Gusto mo tingnan yung incubator mo. Titingnan mo sa loob. Yan, bubuksan mo itong light. Yan. Pero, pag natapos mo na tingnan, patayin mo rin. Kasi nadagdag-dagdag ng init yan dyan sa loob. Baka magtaas ang temperature. Huwag mo rin kalimutan patayin si light pagtapos mo silip. Okay, salamat. Yan lang yun. Yan, pinuligan ko na yan eh. Pwede na lang, ginasubay na. Masya lang lang pala eh, dito malinis. Yan, magagalaw na siya. Kailangan malinis paligid mo.